Jill Martin. Sir, good morning. Sir Vince, good morning. Bali, new lang ako dito sa US sakali mismo. Oh, nice. And nalaman ko yung ibang relatives ko dito na matagal na sa US, 10 to 20 years is hanggang ngayon naka-apartment pa din and wala pa din silang properties. I'm scared na baka ganun din mangyari sa akin dito sa US kasi pangarap ko talaga magkaroon ng sariling bahay dito sa US. Any advice? Thank you. Ito na lang, sasabihin ko na lang, just don't spend beyond your means. Yun, ibig sabihin, yun yung advice talaga na mabibigay ko sa'yo. Set goals kung meron kang gusto, kung gusto mo bumili ng bahay, mag-ipon ka. Bago ka bumili ng rubber shoes, bago ka bumili ng bagong, ng latest iPhone, bago ka bumili ng, basta na kung ano-anong, bago ka mag-splurge, isipin mo, is it worth it? Hello guys! Yan, another day, another vlog. Samahan nyo ako kasi magre-return ako today ng item, di ba? Gusto nyo palagi mga outdoor shot. Ayan, samahan nyo ako. So ito, i-return ko tong, ano to? Yung Apple na, actually sa Best Buy. Ay, ano ba yan? Nasaan ako? So i-return ko to. Connector sa nung MacBook to HDMI kasi ginawa namin dito sa second floor, dito sa lounge is, di ba dumating na nga yung sofa? Sectional sofa na mahaba na yan. So, ang original plan namin was bumili ng malaking TV dito. Pero, inisip namin, parang, ano, tawag dito, since drywall siya, hindi safe na nakamount yung TV. Eh, yung plano namin na TV is 95 inches. Wow, sobrang laki. Hindi, parang sana kasi, ano, tawag dito, sorry, ang dilim ko. Parang sini talaga yung peg niya. So, tinitingnan namin online kapag ganun pala. Pag drywall. Hindi sa, ano tawag doon? Hindi sa concrete. Basta yun, drywall. Search na lang. Hindi niya kaya mag-hold ng mabigat na bagay. Tapos, wala naman kami makitang TV stand na umaabot ng 95 inches sa ganun TV. So, mapapamahal kami. And meron ka, very bright idea na isip ko. Meron kasi akong kinolab. Prinadoc review before na projector. So, kung yun nga, pinofollow nyo ako sa Instagram ko. Tinry namin tong, ano, projector. Actually, ito. Hindi, ikakabit namin siya dito sa taas. So, ito yun. Prinadoc review ko siya before. And then, ang ganda. Sobrang linaw. Though, hindi siya 4K. Pero, ano siya, HD naman. 1080p. Ayan. Ang ganda. So, cover, I mean, ano niya yung buong wall. Siyempre, hindi ka kasama yung, ano, pinto. Ayan. So, ngayon, tinry ko i-projector through HDMI nga yung MacBook. Ewan ko, for some reason, siguro ano yun, limitation yun ng Apple. Ayaw nilang ano, kailangan naka-Apple TV ka. Yun yung naisip namin. Hindi siya ganun kalinaw. Pero kapag Windows, yun nga, mga Windows na laptop, sobrang linaw as in. So, nagtingin-tingin kami, parang sabi namin, ay shit, parang ano ha, ang ganda ng laptop, ang ganda ng MacBook, pero kapag pinaprojector mo siya, sobrang, hindi siya crystal clear. So, hindi mo ma-appreciate yung movie. Inisip namin, sobrang gastos kung bibili pa tayo ng TV. May TV na sa baba, may TV na sa bedroom. So, parang hindi siya practical, to be honest. Eh, ayaw naman namin masayang itong parang lounge area. Talagang kailangan sini ang peg. Ganyan. So, basta hindi kami bibili ng TV, baka ending niyan. Baka bumili kami laptop. Pero yung ano lang, mumura yung laptop lang na maliit lang. Para makapanood kami ng live TV, yun nga, mga CNN, mga Showtime, joke ka ba sa mga live TV tsaka mga movies dito. Yan, so inantay pa namin dumating yung pang-mount nung projector. So, madali mag-return, ang dami ko sinasabi. Samahan nyo ako, i-return ko to. Kagandahan dito sa Amerika, guys. Pag nag-return ka ng gamit, sobrang dali lang, wala nang tanong-tanong. Return mo lang. Pilipinas, di ba? Ma'am, 7 days lang, channeling. Pag ganyan, lumampas ka ng ganun. Bawal. Dito hindi. Dito sa US, madali mag-return ng gamit. So una, i-return natin to kasi ayaw sa MacBook. Pangalawa, ito naman. Kasi kala namin, baka yung connector lang. Tinry namin, ito naman, rekta sa cellphone, sa iPhone. Ayan o. Ito yung lightning cable, di ba? Tapos, HDMI yung kabila niya. Same thing happened. As in, ang labo. Hindi mo labo, pero hindi sa HD. Alam mo yun? So, i-return ko parehas. Itong isa, sa Best Buy, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo yung Best Buy. Para siyang
ano, Abenson or ano ba, SM Appliance. Ito namang itong tawag dito. Itong isang lightning na to, cable sa ano, Target. So, tara samahan niyo ako. Katapos na ng work ko. So, gutom na ako, ano ba 'yan? Tara, let's go. And as usual, magsasagutan tayo ng mga comment niyo dun sa latest video. Ay, wait. Today is Monday. Wait lang. Ano nga pala kasi, guys? Wait. Today is Monday. Siyempre, as usual, Wednesday nyo makikita tong video. Kunin natin. Monday kasi yung garbage collection. Pasok muna natin. Baho naman dito sa kote. Joke lang. Okay. Try natin puntahan muna yung Best Buy para ano. Yun yung medyo malayo. Hindi mas malayo, pero yun yung mas malayo na konti. There you go. Ayun guys, so nandito na ako sa Best Buy. Ito yung itsura ng labas niya. Diba? Parang yung Best Buy. Ito rin yata yung Best Buy sa ano. May Best Buy sa Pilipinas na brand, diba? Yung mga pad paper. Hindi ko lang alam kung may ganito pa rin ngayon. So, tara. So, yan yung loob niya. Parang Abenson or... Ano to? Para siyang Abenson or SM Appliance. Yung mga ganun. Ayan. So, wala namang special. Pero... lahat ng mga tech and appliance andito, like refrigerator, mga laptop, lahat actually basta nandito lahat. Tapos palagi silang may sale. Kaya yun. I-return muna natin. Hi, I'd like to return this. Return? Yeah. What seemed to be the problem with it? Huh? Wrong item. Wrong item? Gotcha. Yeah. Cool. Do you have the receipt or is it under your phone? I purchased via online. Online? Yeah, cool. This one? Perfect, yeah, if it's okay if I can grab it really quick. Sure. Awesome, thank you. I'm all set. You're all set? Thank you. Have a good one. You too. So, ayan, na-return ko na sa... Papakita ko sa inyo anong ganap dito sa Best Buy. Wait lang. Grabe, ang ganda ng TV, oh. Laki, oh. Magkano kaya ito? Pero... 75 inches lang. Pero grabe yung 8K. Diba? Tignan nyo, meron silang ano, yung parang setup na na ano, pang gamer, OMG. Ang ganda. Grabe, pakahirap pa ako mag DIY, ito lang pala, meron na pala. So, magkano daw? Gaming chair lang, 330. Pero ang ganda o. Kasi ito kabilaan, pang ano, siguro pag mag-vlog ka or podcast. Ang galing. Nice. So, sabi, ano daw? Ay, ano to? Yung monitor lang, 408. Tapos ito, microphone, ano to, condenser? Mala, 200. Pero grabe, as in, parang kompleto na siya. Oh my God. Ayun, tapos, meron din ditong mga Nintendo, ganyan-ganyan. Diba? Ayun. Mga kung gusto niyo mag laro-laro ng mga kuno no ganyan, so merong Nintendo stuff. Masaya. Ito PS5. Meron din. Halos mga bala. Bala ba tawag diyan, bala ng mga console, Xbox, yan ganyan. So PS5, pero wala yatang available eh kasi
alam mo na, ubusan. So, ayun. Ito na. Parang gusto ko bumili ng PS5. Ayan. Wow, merong arcade. Wow, merong arcade. Yan. Grabe, parang pang ano na lang. Bagay ito sa bar ko, guys. Wow. Joke lang. Wala tayong budget para dyan. Pero ang galing. Try nga natin. Ay, paano ba ito? Start! O, oh, diba? Anyway, okay, bye. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo. Hover... Ay! Ayan, so nakita nyo naman meron akong hoverboard. So, meron din pala sila dito. Pero I guess mahal yata dito. Yan, tara na. Yan na, yun yung ganap sa Best Buy. Para lang siyang... Para siyang... Abenson. Appliance Center, mga ganun. Yan. Mamaya tayo magsagutan sa bahay. Grabe. Yan, o diba? Ang hirap muminga. So nakita nyo naman gano'ng kadali mag-return ng item. Wala ang tanong-tanong. Eh actually tinanong ko bakit daw ano. Bakit daw, ang tawag dito? Ba't daw ni-return? Sabi ko wrong item. Wrong naman talaga. Hindi ko masabi, hindi naman siya defective, gumagana. Pero hindi lang ako ano, masaya dun sa item. Kaya ni-return ko siya. Ngayon, punta tayo sa Target. Because we're gonna return another item. Okay, see ya. Dito na tayo sa Target, guys. Para mag-return. Hindi ko naman masyadong papakita yung loob kasi mag-return lang naman ako dito sa entrance lang naman to. Yan, so para lang siyang department store. Ganyan. 5436 cards to the MX. Hmm? Do you need a card or no? No, you're okay. Okay. Thank you. No, have a great day. You too. Thank you. Alright, so yun. Diba, ganun lang kabilis. So, as in, wala pang 1 minute. Let's go. 7, parang ganun. Hello guys. Ayan, tapos na ang work. Grabe, nakakapag. Anyway, ako ay gagawa ng dinner. Mabilis lang. Because... After this, after recording, tayo ay let there be light. Ano ba yan? After work, ano ba? Sabaw eh, no? Magsasagutan tayo, syempre, after mag-record, i-edit ko. And then, syempre, upload natin because today is Tuesday ng hapon. And Wednesday sa Pilipinas. Dahil mapapanood nyo to, Wednesday, 7 p.m. Manila time. Ayun. And meron pa akong dalawang product reviews na kailangan i-submit sa brand para sa ekonomiya. Wait lang, meron tayong ano eh. We have a package today. Ating... System is now disarmed. Kunin natin yung package. Nalabasa na. Oh! Basa ng ulan. Air filter para sa AC and heater namin. Aray ko, wait nga. Ngayon, pag nagsagutan tayo, actually, habang nagpiprito ako, sagutan tayo. Ayos ba? Inano ko lang siya. Ilagay ko dito sa, ano ba yan? Minarinate ko na to kaso, syempre, frozen na naman. Wait nga. Microwave natin para mabilis. Ang dami na, ang yabong na ng puno. Ayan o. Ang dami niya ng ano, dahon. Alexa, turn on ceiling lights. Okay. Wah, ganun. Alexa, turn on lamp. Okay. Ganyan, dito tayo mag ano, talk show. Sorry naman, tingin mo yung itsura ko. Butas-but, gula-gulanit pa yung suit ko. Sorry naman. Yan. Yung buko ganun eh. Parang koala. Maganda tignan. Ito para mukha tayong ano. Pack waist. Joke.
Alright, simulan natin. Keep M. Lirio, salamat po. Silent viewer lang po ako. Dandel ni Mayuga, tulog muna ako. Gising ako 6:30 PM, Nox. Grabe. Uy, salamat, salamat. Nag-aantay. Thank you, Nas Mireya. Keith M. Lirio, salamat po sa answer. God bless po sa inyo. Uy, thank you, Keith M. Lirio. John Dale Di Mayuga, no skip of ad, subscribe na po kayo. Uy, salamat, John Dale Di Mayuga. Ingat po kayo lagi dyan, Sir Vince. Uy, grabe naman, salamat. Inspire more Pinoy here and out there. Yes, yun talaga yung goal ng channel na to. Alan James Brillantes, waiting na naman sa bagong makabuluhang kwentuhan, Boss Vince. Ingat at keep safe sa inyo dyan. Uy, salamat, Alan James Brillantes. Makabuluhan talaga, no? Nas Mireya, hello Vince, dapat mapanood ko to. O, dapat lang. Thank you. Keja or Keja, Faye Turbanos, thank you for your video. Sanong ko lang po if you have any idea about IAS or IES or Advancial. When it comes to purchasing a car, ano po yung mas better option? If you have any tips in buying a car, please share po. Thank you. Uy, okay to. Sige, mabilis lang. Tips in buying a car. So, ang masishare ko na lang, yung personal tips na mabibigay ko in buying a car. So, first, ano ba yung ano mo? Ano ba yung kailangan mo? Dalawa kasi yun syempre, yung want mo, want, and yung need. Syempre, yung want, ano na yun, self-explanatory. Kung afford mo yung gusto mo, go for it. Yung need naman, doon tayo mag-focus. For example, dito sa amin sa Chicago, extremes yung weather. Pwedeng, yun nga, nagsusnow. Minsan, hindi. Ganyan. So, mostly, ang okay sa snow is yung mga AWD na kotse. With AWD means all-wheel drive. Meron kasi yung FWD, which is yung front-wheel drive lang. Hindi siya safe. Hindi ko masabi hindi safe, pero personally, ako talaga, feeling ko hindi siya safe kapag nag-snow. Na-experience namin sa a couple of times na literal yung gulong or yung kotse, hindi siya aandar sa snow. Dudulas lang talaga siya. Sobrang daming beses ko na-experience so, at nakakatakot. Sa na-experience ko, sumabak sa snow, na-stuck ako ng ilang beses at nakakatakot ma-stuck sa snow. Ayoko na siyang maulit. At kayo, huwag nyo rin siyang gayahin. So, for me, kung nasa lugar kayo na ma-snow, I would say bumili kayo ng AWD, which is all-wheel drive na kotse. Yung dalawa naming kotse, yung Honda Civic, tsaka yung Toyota CHR, parehas ang front-wheel drive. Hindi siya safe. Kaya this week, bumili kami ng bagong kotse. Hindi dahil para magbida-bida, dahil kailangan namin palitan yung isa. Baka tanungin nyo, bago lang yung kotse nyo, bakit papalitan? Bakit pinalitan? Pinalitan namin kasi habang mataas pa yung value. Yung pinalitan namin yung Toyota CHR, 2019 yun, yung model na yun. So 2 years pa lang. Tapos yung mileage niya, medyo kunti pa lang. So mataas yung trade-in value. So trade-in namin siya sa Lexus. Ayun. Hindi ko na masyado pinost kasi, baka sabihin ng mga tao, nagyayabang, ganyan. Hindi po. Dahil yun yung kailangan namin. Bakit Lexus, ganyan. Pwede namang iba. Preference na lang yun, guys. Kasi naman, parang buong buhay ko, naka-Toyota na kami. Ako, kami sa Pilipinas, pero naka-Toyota ako ever since. So, maiba naman. Kaya nung bumili kami ng Honda, tungtuwa ako kasi parang yun yung pangarap na kotse ko nung bata ko. Gusto ko Civic kasi fuckboy. Hindi, joke lang yun. For maganda kasi yung pormahan ng Civic. Tapos yung ito nga Lexus, bumili na kami ng legit na SUV para malaki-laki naman kapag, maraming gamit, kasa. So, yun. Death Clown, ganda mag-bike dyan, malinis ang daan. Uy, may grass at halaman na napalayo. Plantito Vlogs naman. Uy, pwede. Kapag may fence na kami, tatanim-tanim tayo ng mga ng pangbahay kubo ng mga gulay. Hindi, joke lang. Pag pwede na matumambay-tambay sa labas, papakita ko sa inyo. Kasi puro pahapyaw pa lang yung manakita ko mga halamanan sa labas. Tsaka kailangan ko pang alamin paano yung pag-maintain ng grass. John Dale Di Mayuga, townhomes po kasi yung tawag servants sa subdivision po sa ibang state. Base po sa napanood ko last January sa isang Pinoy vlogger po sa Pennsylvania. Pero siguro iba-iba tawag kada state. Hindi, joke lang, hindi ko, baka ako yung mali. Pero dito sa amin, village yung nakikita ko, village of ganyan. Parang hindi ko naman nakita na subdivision, pero baka ganun din, pare-pares lang. Macario Chu, na kapatid ni Kim Chu. Hey, di ko in-expect na masali ako sa pa-shoutout. Nagulat na lang ako when I heard my ugly name. Grabe naman yung ugly name, hindi naman.
Salamat po. Anyway, Vince, just curious about what they say about Chicago in general as being notorious, dangerous like New York, Brooklyn. Any insights on that? Been to some states in the US back in 2018. However, I've never been to Chicago. Pero nakapag New York ako, pero sa Manhattan lang. And okay naman, hindi naman scary sa Manhattan. O hindi mo scary dun, okay nga dun eh. Takot lang ako mag-train mag-isa, kaya marami din nasayang na araw kasi lagi ako nag-aantay ng availability ng pinsan ko. So yun, hindi naman natin maaalis eh. No, kahit saan ka naman pumunta dito sa Amerika, mayroong hindi safe na lugar, di ba? Kaya sa Pilipinas eh, mas marami nga dyan eh. Kaya nung punta ko dito, sus, wala yan. Sanay ako dun sa Morita sa U-Belt. Video ko lang. So dito sa Chicago, medyo mataas nga yung crime rate actually. Pero meron mga neighborhood, magugugil mo naman yun eh. So kayo, kung pupunta kayo ng iba't ibang mga lugar dito sa US, magugugil mo saan yung part na hindi safe. So dun sa apartment namin dati sa Chicago, sobrang safe dun, kaya medyo pricey yung mga rent. Merong neighborhood dun sa Chicago, malapit sa south side syempre, na hindi ganun ka-safe. Tapos yun, sa mga train station din, nung nag-work pa ako doon sa downtown, nabisuan na ako ng mga office mate ko na iwasan ko yung train station na yun. Eh yun yung kailangan kong babaan palagi nung nagko-commute ako. Aware lang ako na hindi safe ka anywhere. Yun yung alam ko before, anywhere sa downtown kala ko hindi safe. Ganun-ganun. Tapos hanggang sa sinabi nga nila sa akin, uy, huwag kang pupunta doon, ganyan-ganyan. Kasi maraming riot. Until na-witness ko. Ako mismo natakot kasi naka-experience ako, nakaupo lang ako dun sa train. Tapos parang merong nagkakagulo. In fairness, buti, syempre hindi mo ako involved. Pero nakakatakot kasi dumadaan sa harap mo. Hindi pa naman ako naka-experience ng barilan, pero nakakita ako ng may hawak ng baril, which is nakakatakot. Kaya after nun, umiiwas ako dun sa station na yun. Bumababa ako sa susunod na station, which is malapit lang din naman. Kasi dito naman maraming connecting yung mga train eh. Diba, kung nakapunta kayo ng Hong Kong, Singapore, ano pa ba, Australia, ganun. Ganun yung train dito, guys. Sobrang convenient and accessible. So, if you're to visit Chicago, Macario, or kayo guys, kung pupunta kayo, let me know. You can message me on Instagram. I'll be more than happy to give suggestions kung paano. Doon ako nag-work sa downtown. Alam ko na medyo, alam ko na yung kung saan yung safe at hindi. Alright, next, Earl TV. Sa dami kong napanood na Pinoy vlog sa US at Canada, and I'm silent watcher and subscriber. Thank you, Earl TV. Wala pa akong napanood paano kumuha ng license dyan, so paano nga ba? So dito yung pag-apply ng driver's license, parang Pilipinas lang din, pupunta ka sa ano, hindi ng LTO, syempre hindi LTO, iba dito, sa DMV or ano tawag dito, Secretary of State, yun yung tawag. Ang kinaibahan lang dito guys, dito mas efficient, mas mabilis, at mas convenient sa mga tao, hindi ka pag-aantay ng matagal. Pupunta ka lang doon, just show up, pila ka, tapos yung pila mabilis lang. Tapos magbabayad ka, and then merong vision, merong written, tsaka merong driving test. Madali lang yun, ako nga pumasa, first take eh. Yun, sobrang bilis lang, and then bayad, pay the appropriate fees, and they will give you a temporary, parang license, papel lang din siya. Tapos, and then within 15 days, marireceive mo na yung legit na, ano, na driver's license through your mail. So yun, ganun lang siya. Easy. And napanood ko din kay Kuya Jobert nung nasa Canada siya. Ayaw niya raw bumili ng gas kasi siya raw magkakarga. Gas meaning LPG? Electric stove. O yun nga. So yung LPG, meron sa mga CVS, sa mga ano, marami naman dito. Di ba sa Pilipinas, ang kinaibahan nga lang, sa Pilipinas, papadeliver mo, di ba? Tawag ka lang, uy, papadeliver po ng gasol. Taka ng Solane, ganyan. Dito, ano, bilang self-service nga dito, hindi uso dito VIP guys. So self-service dito, ikaw bibili. Wala akong kilala nag-LPG dito. Karamihan, electric stove eh. Tsaka yung sa amin, hindi man electric stove. Yung sa amin, natural gas. I mean, hindi na kami nag-LPG dahil natural gas siya. Which is, binabayaran din namin monthly. So, yun. Salamat, stay safe. Uy, thank you din, Earl TV, for the comment. Hi, it's me. Okay lang mag-repeat ng clothes. Ang lamig naman dyan eh. Amoy balikbayan box. Totoo. So, ito guys. Ito ang sikreto. So, nung kami rin, nung bata pa kami, so yung tita namin, nagpapadala palagi ng balikbayan box. Tapos pag bukas mo ng balikbayan box, ang bango, di ba? Ganon din kami. Pag binubuksan namin, inaamoy talaga namin kasi ang bango. Ito yun eh. Yung pala yun, kasi yung aroma, yung amoy ng buong bahay, yun yung amoy. Hindi dahil... Yun yung amoy ng Amerika, yung pagbukas ng box. Kasi kala namin dati, nung bata pa lang kami, uy, ang bango naman sa Amerika, ganyan-ganyan. Hindi. Ito yun yung pinakasinit ng bahay.
ito yun guys, yung Febreze. Alam to lahat ng mga nandito. So para sa ano ba? Hindi siya parang Lysol. Para sa ano? Ano ba tawag sa ano Pilipinas yung pampa air Glade ba yun? Ayun, para sa Glade. Febreze, i-wall plug, though wall plug siya, meron din yung spray na version, pero ito. Ayan, yan yun. Tapos mag-spray na siya. Merong may switch sa 1, 2, 3, kung gusto mo sobrang amoy, ganyan-ganyan. Kaya, kapag nagbabalot yung mga tita nyo, mga parents, yung mga nakakapamilya nyo nagpapadala na balikbayin mo, kasi yun yung amoy, kasi nga, yun yung amoy ng buong bahay. So, yun yun. Alam nyo na ngayon. Mag-business kaya ako nyan, padala ko sa Philippines. Business-minded pala. Hey, it's me, the Vixen. Yay, thanks naman. Napansin mo yung mataas kong comment dito. Ha, 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 ha. Magasto nga daw mag-alaga ng dogs dyan. Oo. Do you have to buy a pet insurance pa? Oo. Dun sa work ko ngayon, actually, sa kahit saang work siguro, kasama sa benefit ng employee yung pet insurance. Babayaran mo siyempre, pero hindi ganun kamahal. Kasi nga, meron portion siyempre sa employer na isusolder dun. Pero ang galing kasi may pet insurance available siya. Accessible for everyone. If you get a dog, don't shop. Adapt lang ha. Oo naman. Hey, hey, hey. Uy, tapos na yung luluto. Basta train lang not to poop anywhere and meron naman spray sa so your dog won't scratch or bite off your furnitures. Uy, meron talaga ba? Meron pala nun. Pet blocker ang name yun sa akin. Ang galing. Mababait talaga yung mga pitbull. They look scary but gosh, they're the sweetest. And there's no such thing as bad dogs, just bad owners. Tama. So let's be responsible pet parents. Thanks again, Vince. Enjoy your day. Salamat. Hey, it's me, the Vixen. Grabe, may natututunan din ako sa inyo. Ha? Lalo sa'yo din. Hey, it's me, the Vixen. Thank you for the comment. Maytel Peggy. Maytel Pehi. Hi. Big help po yung vlog nyo for US. For us na nagpa-plan mag-migrate dyan sa US. More videos. Siyempre. Gaisel Mendiola. Pa-shoutout, Lodi. Lodi. Gaisel Mendiola, shout out sa yo. Harold Badwa, done watching kuya, ganda ng soundtrack mo sa car, Westlife fave ko. Totoo kasi ang playlist ko nung ano yung mga 90s boy bands. Anyway, kulit nung name nung mall o siya. Ano pa ba yung mga playlist ko? Yung UV Express, yung mga Michael Learns to Rock. Mahilig ako sa luma eh, mga Air Supply, Boys to Men, yan, ganyan yung mga playlist ko. Kulit nung name nung mall o shop, Dicks. Kulitino. Maraming Dicks doon. So, see you next bit. Stay safe, quiz. The POV Traveler, Sir Vince, maganda po ba dyan sa Chicago, Illinois? Oo, oh, maganda dito. Kasi kung di maganda dito, wala ako dito. At magkano po bahay dyan? Thank you sa answer. New subscriber din po. God bless and keep safe po. The POV Traveler, wait, ano yung natin? Yung aking dinifrost na chicken. So, yung magkano ba yung bahay? Siyempre iba-iba. Siyempre iba-iba magkano yung bahay. Pero dito sa amin, simula nung, imagine, magtutumans pa lang kami dito. Pero, nag-increase na kagad yung price. Grabe nga eh. Kasi yung kapitbahay namin kalilipat lang. Tapos, dine-check ulit namin yung ano. Wala, nag-increase na agad. Buti na lang. So, di ba nga, kahit sa Pilipinas. As days go by, talagang nag-increase yung ano property value. Tama diba? Ayan. Fair market value. So, yun. Magkano bang bahay dito? Siyempre, hindi ko sabihin magkano bili namin sa bahay, no? Pero, hindi siya mura. Yun na lang. Yun na lang. Kaya kailangan magkumayod, guys. Kasi, you know, marami tayong bills. Thanks you sa answer. New subscriber din po. God bless. Stay safe po. So, salamat. The POV Traveler, Kyle Iglesia. Hi, Kuya Vince. Just going to ask if ang graphic designer or jobs na related sa design or tech ay okay sa US. Actually, nag-competition po kami for almost 10 years na. And above 21 years old na din po kami. So, need to decide other options. Watch all your videos po and very informative. Keep safe and God bless. Thank you, Kyle. Kyle ba? O, Kyle nga. Kyle Iglesia, thank you sa comment. So, graphic designer. Ayan, meron. Meron akong friend dito na graphic designer. So, feeling ko okay yung market kasi nabanggit ko na rin dati kung kilala nyo. Though, hindi niya masyadong kilala personally. Yun, halos sabay. Recently, nakabili na rin siya ng bahay on her own na, imagine. So, I guess, okay yung bigayan ng graphic designer dito.
I think. Kasi, no, ka-age ko lang siya, by the way. Tapos yun, elementary batchmate ko siya back home. Yan dyan, sa Pilipinas. Actually, nakapetition po kami almost 10 years na, in above 21. So, yung nakapetition ko yung more than almost 10 years, feeling ko normal lang siya kasi meron ako mga kilala talaga na until now, nag-aantay pa rin. Tapos, matagal, mga 10 years na din. Pero what's good is, meron kayong inaantay, di ba, nakapetition kayo. Makakapunta rin kayo dito, so, don't worry. And by the way, Kyle Iglesia, maraming salamat sa panonood ng mga videos and salamat at para sa informative. So, yun talagang goal ng channel na to is to, yun nga, inspire people and yun nga, salamat at na-appreciate mo. Emil Santa Ana, nanood ako ng Chicago PD, nag-notify YouTube, new upload, lipat muna dito. Uy, salamat naman na. Thank you, Emil. Gio Martin. Sir, good morning. Sir Vince, good morning. Bali, new lang ako dito sa US sakali mismo. Oh, nice. And nalaman ko yung ibang relatives ko dito na matagal na sa US, 10 to 20 years is hanggang ngayon naka-apartment pa din and wala pa din silang properties. I'm scared na baka ganun din mangyari sa akin dito sa US kasi pangarap ko talaga magkaroon ng sariling bahay dito sa US. Any advice? Thank you. Itong advice ko hindi pa-showbiz or something. Wow, pa-showbiz. Personal to. Siyempre, iba-iba naman tayo ng pinagdadaanan sa buhay. We all have our own journey. So, siguro sila, siyempre, may anak na. Kapag may anak kasi, siyempre, meron talagang gastos. If may aso or meron pets, may gastos talaga yan. Dito kasi kami, wala naman kaming anak. So, kumbaga, itong bahay yung baby namin. So, ito lang pinagkagastosan namin. And one more thing, dati kasi sa Pilipinas, yung lifestyle ko, sa lahat ng mga nakakilala sa akin, I mean, grabe, as in sobrang gastos ko before. Imagine, simula nung graduate ako ng college, basta ang gastos ko talaga. Hanggang sa bago ko umalis ng Pilipinas, parang every night kami nagiinom sa BGC kasi doon din yung work ko eh. Every night kami umiinom, tas every Friday night, hindi lang inom, party talaga. Tas weekend, meron akong badminton, meron akong football. Tas afternoon, may mga ganap-ganap din. So ang gastos ko talaga as in, tas ang dami ko ng bills noon, shopping kalikot ka na. Alam mo yun, basta, in short, nabanggit ko rin to sa mga previous vlogs ko na I was living from paycheck to paycheck, I think. Ito na lang, sasabihin ko na lang, just don't spend beyond your means. Yung ibig sabihin, kung magkano kinikita mo, huwag kang mag-exceed kasi hindi ka talaga makakaipon yan for your future. So itong bahay na to, dito naman, kahit saan ka rin naman pumunta, wala ka namang mabibiling bahay kung wala kang pandown, di ba? Set goals para makaipon ka ng gusto mong bilhin. Yun nga, in your case, bahay. Paano mo mabibili yung bahay? Ano ba yung kailangan? Yun, kailangan mo mag-ipon ng pandown. Talaga, yun talaga yung kailangan mo. So, maybe kailangan mo i-adjust yung lifestyle mo kung paano ka mag-spend. Mga ganun. Kasi kami talagang hindi naman totally give up na hindi kami gumagastos kasi kailangan nag-grocery kami, di ba? Sa apartment, dati, nagbabayad kami ng bills. Pero, for the longest time, siguro, hindi kami talaga nag-shopping, hindi kami nag-splurge, yun na lang. So, yun, to make the long story short, hindi kami nag-splurge talaga ng unnecessary stuff. Kita nga, itong suot ko ngayon, butas-butas, di ba? Ganyan. So, may mga, yun yung advice talaga na mabibigay ko sa'yo. Set goals. Kung meron kang gusto mo bumili ng bahay, mag-ipon ka. Bago ka bumili ng rubber shoes, bago ka bumili ng latest iPhone, bago ka bumili ng basta na kung ano-anong, bago ka mag-splurge, isipin mo, is it worth it? Kapag bumili ka ba nun, makakabili ka pa rin ng bahay? Ganun mo isipin. Kasi ako ganun ako mag-isip na ngayon. Wow, mature na. Sa Pilipinas, ang gastos ko talaga. Yun talaga yung tip na mabibigay ko sa'yo. And to be fair, dyan sa Cali, depende kung nasa part ka ng Cali pala, by the way, medyo mataas yung cost of living dyan. Dito din naman, doon sa pinaka-city sa Chicago, kaya nga kami dito bumili sa suburb eh. Kasi mas mura. I-consider mo rin yun. Na pagbibili ka ng bahay, baka gusto mo ng magandang bahay tas malaki. You may wanna check out ng mga houses sa suburbs. Hindi naman kailangan sa city. Unang-una, ang gulo-gulo sa city, di ba? Pwede ka naman pumunta doon kasi may kotse ka naman. At mas maganda sa suburb kasi peaceful. Yun na lang. Gio Martin, sana okay yung tip na nabigay ko. Ayun talaga. Yun talaga yung personal take ko doon sa ganyan. Marami rin akong nakikita sa ibang comments. May mga message na sabi daw nila, paano ko daw ginawa, yung iba naman parang hater.
ganyan. Syempre hindi natin papansinin yung mga ganyan. Or papansinin ko, antayin nyo. Papansinin ko kayo. Joke. In fairness, wala naman sa mga comments section dito sa mga latest video. Nandun sa mga lumang video, sanapin nyo. May mga bashers. Next is paano itong basahin? Lessie Guess Wayne Whitey? Ano ba? Sorry naman. Correct me if I'm wrong. Hello Kuya Vids, magka-college na po ako and I'm planning to take BSIT. Marami ba dyan opportunity sa mga tech-related na course? God bless po. Oo, no? Grabe. Ang tagal ng booming ng tech. Kasi nga, nandito na tayo sa age na sobrang digital na, di ba? Kailangan, grabe mga bata nga ngayon. Marunong mag-code eh. Wala akong kaalam-alam sa ganun. Programming, mga ganyan. Promise. May mga kilala lang ako ng nurse na nurse na sila na nag-IT pa eh. Nag-aaral sila ng tech. Kasi, di ba sa hospital, kailangan minsan na may knowledge sa medical terms. Tapos, kailangan din ng tech. Tapos, ayun, di ba halos lahat naman ng mga corporation, mga companies, kailangan ng tech. Lahat naman yan. So, I guess, ano rin siya, okay din na course yun. Okay, next is Kim Crisostomo. Classmate, nice background ngayon na. Chat ulit next time. Oo nga, padala mo naman ako ng mga ano, ng mga luto mo dito, bro. Suporta lang sa mga vlogs mo, more power. Uy, thank you, bro. Our very last comment for the day. Hi kuya, alam niyo po ba kung makakapag-take ng boards sa US kung hindi ka graduate ng BSA? Nabasa ko kasi okay lang daw kapag dyan sa USA. Dito kasi sa Pinas bawal. Baka kasi graduate ako dito ng BSAIS or BSMA, depende pa sa desisyon ng UST. Sana rin po matanong nyo yung mga kilala nyong CPA dyan kung sakali. Wala po kasi akong kakilala dyan na CPA. Thank you po kuya. So, ayun, sinurge ko kung kailangan mag-exam. Oo, kung CPA ka sa Pilipinas, kailangan mo pala mag-exam. Depende siya sa state kung saan ka pupunta. Pwede mo naman i-Google, pero ito yung pinaka-high level na explanation or yung step by step kung paano. Ang good news is, yung mga CPA sa Pilipinas, I mean, ikikredit nila yung pinaka-course na tinapos mo, which is yung 4-year course nga or 5-year course ng BSA or accountancy sa Pilipinas. So, okay ka na dun. Hindi mo na kailangan mag-take ng credits. Yun ang nakita ko, ha. Tapos, kahit saan ka naman pumunta, kailangan mo ipa-evaluate yung TOR mo, yung transcript. So, yun, magre-register ka dun. May bayad yun, pero mura lang. I-evaluate yung TOR mo nga. Tapos, yun, babayad ka ng fees and then mag-schedule ka ng exam. Tapos, meron ding review yun, by the way. Mas okay yun para syempre, more chances of passing, di ba? So, to make the long story short, kailangan mo mag-exam. Alam ko. Tapos, good news is, kung sa Illinois ka, alam ko mas hindi ganun ka-strict yung reciprocation ba tawag dun ng license. Anyway, basta yun. Depende sa state ko sa kang pupunta para dun sa license ng CPA. So, kailangan mag-exam, by the way. And don't worry, kung pinasa mo yung Philippine CPA exam, pakayang-kaya mo rin ipasa yung US CPA licensure exam for sure. So, kang kabahan. So, yun na muna for today siguro. Maraming salamat sa panonood. Dadamihan ko ng outdoor shots sa susunod dahil yun yung gusto nyo. And yun, don't forget to subscribe to this channel. At kung hindi pa kayo nakafollow sa Instagram, follow me on my socials. And I will see you on my next vlog. Bye-bye!